sa simbang gabing ito, sa taong ito, 2021, ang aking pong inihandang mga isa-sermon ay patungkol sa Christian and Christian values, and more particularly to Filipino values. Sapagkat naiisip ko po at sa aking palagay ay kailangang balikan at ipaalalang muli sa atin ang mga values at ang mga bagay na matagal nang itinuro sa atin na dapat pa rin nating taglayin at panghawakan at patuloy na maging gabay ng ating buhay. At sa unang simbang gabing ito, ang ating magiging paksa, ang tao ay makadiyos at makatao. Ang tao ay makadiyos at makatao. Ito ang tatak Pilipino, tatak Pinoy, makadiyos, makatao. Sa akin po kasing observation ay parang ang mundo'y tumututok sa isang katangiang hinahanap ng mga tao ngayon. Kailangan nila very humane, yung makatao. Pero hindi po tayo dito magsisimula. Magsisimula tayo sa makadiyos upang tayo maging makatao. Dahil kung iniisip mo lang maging makatao, saan mo pagbabasihan yan? Dapat meron kang pinagbabasehan. Dapat meron kang ground. Bakit ka dapat maging makatao? Natural. Dapat muna ikaw ay maging makadiyos. Saka ka pa lamang magiging makatao. Ang ating mga senior citizens na naririto at nasa sumusubaybay sa ating simbang gabi ay makakarelate. Unang-una, naalala niyo pa, no? Kung gaano kalaki ang mga telebisyon nung araw. Napakalapad, malaki at napakalaki ng espasyo na kinakailangan. Naalala niyo pa yung tatak, radio wealth. O di ba may pinto pang ganun. Ang laki ng television ngayon, talagang kumukuha ng espasyo. Aba, ngayon ay iba na. Ang television ay panipis ng panipis, panipis ng panipis, para na lang kwadro na iyong imamount sa iyong dingding o sa iyong wall. At nung araw, dadalawa lang ang iyong pagpipili ang estasyon o channel. ABS-CBN lang at saka GMA7 ngayon, kahit na maliit, manipis ang television mo, ay 200 yata yung channel na yan. Kung meron kang signal o anumang network na ikaw ay naka-in. Kaya ngayon eh, pag ang television mo ay napakalapad at napakalaki, pinagtatawanan ka na. Lumiit na lumiit, numipis ng numipis at maraming na ikakarga. Kaya ang mga tao ngayon ay napakarami ng choices na mga panonoorin. Lumiit ng lumiit, dumami ng dumami ang laman. Naalala niyo pa yung unang kauna-unahang cellphone? Maliit-liit lang ng konti dito sa kandilang iyan, pagkahaba-haba. Yung kauna-unahang cellphone. Ngayon, paliit na ng paliit, panipis pa ng panipis. And yet, napakaraming laman ang dami-daming apps or applications. Dati, text lang at saka call. Ngayon, nandyan ang lakad. Pwede ka pang manood ng sine
mag-Netflix, mag-email, ako lahat-lahat. Paliit ng paliit, panipis ng panipis, padami ng padami ang laman na pwede mong gamitin. Naalala niyo pa rin, ang mga bahay nung araw ay talagang naglalaki yan, mararaming kwarto. Ngayon, ang bahay, ang mga bahay, lumiliit ng lumiliit. Bakit? Sa dami ng gamit. Eh kasi yung mga may edad na dyan, ayaw nilang alisin yung mga gamit nila. May sentimental value, may ganito, may ganon. Kaya parami ng parami ang gamit sa bahay. Lumiliit ng lumiliit ang espasyo. Eh lalo ngayon, nauso pa yung ikaw ay ang mga tao ay tumitira ngayon sa condominium unit. Eh napakamahal kaya. Kaya lalo lumiliit ang lugar. Mga minamahal, paliit na ng paliit ang mundo. Kita nyo ang ating mga scientists nag-i-explore na baka sakali pwede ang tao tumira na sa ibang planeta dahil lumiit na ng lumiit ang ating mundo. At sa pagliit ng maraming bagay at sa pagliit ng mga espasyo, ang tanong, nasaan ang Diyos? Nawawala ang Diyos sa eksena. Sapagkat lumiliit ang ating mundo, dumadami ang ating pinagkakaabalahan, dumadami ang ating ginagawa, dumadami ang ating iniisip at gustong gawin hanggang sa maramdaman at maranasan nating nawawala ang espasyo o lugar para sa ating mahal na Panginoon. Kung sisilipin ng ating Panginoon ang laman ng ating isip, napakaraming laman ng ating pag-iisip. Kung sisilipin ng Diyos ang laman ng ating puso, napakaraming laman ng ating puso. Ang tanong, meron pa bang lugar ang Diyos sa ating puso at sa ating kalooban? Dahil lumiliit na ng lumiliit ang ating mundo na ating ginagalawan. Kaya maraming nagkakaroon ng hypertension, nagkakasakit sa puso, stroke, o kaya heart attack, pagkat punong-puno ang puso ng tao. Hindi na makadaloy ang dugo dahil nagkakaroon ng clog sa major arteries ng ating puso. Hindi na makadaloy ng maayos ang dugo. Lumiliit ang mundo, lumiliit ang lugar, at ang Diyos ay nawawalan ng espasyo o lugar. Kaya sa unang araw na ito ng Simbang Gabi, ibabalik natin ang dati na at original na Christian values. Let us become spiritual this time. Let us be godly, not only human. At magagawa natin ito, ibalik si Jesus, ibalik ang Panginoon where He belongs. And our Lord, the right place for our Lord is our heart. Leave a space, allow space, and a bigger space so that the good Lord may enter into our heart and consequently to enter and rule our life. This God, this Lord is inflowing. This God is very eager to possess us. This God is overzealous to embrace us. This God desires so much to become really our life. And that is why we will be celebrating the birth of our Messiah.
Because that was the first attempt of God to be with us, to be with our hearts. Let us give the Lord the place that is due to Him in our hearts. Eh, yun ang ating cellphone, eh, napakabilis na mapuno. Eh, lalo kung mahina at mababa lang yung gigabytes mo, unless you have to upgrade it para makapasok ang maraming information. Eh kung very limited lang ang capacity mo, kailangan mong mag-unload para may pumasok na mga bagong info para sa atin, para sa iyo. And then, what we have to do is to unload. Unload from our hearts the things that we do not need so that the good Lord may enter into it, so that the Lord may once again rule our hearts and our very being. Only then that we can become godly. Only then na tayo magiging makadiyos. Mag-upgrade tayo. Hindi lang makatao ang dapat nating pangarapin at magawa sa ating buhay. Makadiyos muna. And to do that, let us be very, very spiritual. And more specifically and particularly, allow a space for this very generous and inflowing God to enter into our hearts. And only then that we become godly and human. Our Blessed Mother Mary is the center of our prayer and attention during this Simbang Gabi. And our Blessed Mother will be our model par excellence. Our Blessed Mother Mary. Because she was the first one to allow her heart to be invaded by God. She was the first person to embrace and to accept Jesus into her heart and to her whole being. She was the first human being to commit her heart and her life to the Lord Jesus Christ. And since then, and even until now, there is only one important matter in the heart of our Blessed Mother, and that is God. That is our Lord Jesus Christ. My dear friends in Christ, as we continue with our Eucharistic celebration, let us implore the divine providence and ask, humble ourselves and ask this simple grace that we allow once again our Lord Jesus Christ to enter into our hearts. We allow Him to have a special place in our hearts. And only then we will be able to live a life that God desires for you and me. God bless each and every one of us. Amen.